Ano ba yung parisan na puro krimino ang ilalabas? Isang mapagpalang araw mga ka-curious breeder. Sunday ngayon, araw ng pagsamba. At katatapos ko lang sumamba. Kaya eto, silip ka agad sa mga alaga. Ito yung pinictures ko nung aking huling content. Itong Parblu Opa Ewing Split Ino. At yung kapares niya ay Blue Deck Ino. Ayun, lumabas siya. Meron ako ritong Blue Deck Ino. Ayan. Binukod ko siya kasi binugbog. Buti na lang nagapan ng anak ko na i-hiwalay niya. Ito naman yung pinitures ko rin na Pastel Ino Split Parblu at Green Deck Ino Split Blue. Salamat sa mga nanood ng aking vlog, yung huling vlog ko, yung vlog 101 ba yun, kung hindi ako nagkakamali. Actually, maraming parisan na pwedeng magpalabas ng krimino. Yun kasing pinatures ko ay ito nga, itong parisan na yan. At itong parisan na rin na to. At yung isa, yung green. Split Parblu, Split Ino. Ano ba yun? Deck Ino rin yata yun. Split sa blue. Maraming parisan. Halimbawa, yung pastel, back-to-back pastel. Pwede na tayo makapagpalabas ng krimino. Basta yung, halimbawa, ay green na pastel. Split sa Parblu. At yung isang kaparis niya na pastel ay green, pastel green, split sa blue. So kung napapansin nyo sa pagpapalabas ng krimino, kung green series yung parisan nyo, napatandaan nyo na palaging split sa Parblu at Ino. At yung isa ay split sa blue at split Ino. May nagtanong sa akin dahil napanood niya yung huling content ko kung paano magpalabas ng krimino. Paano naman daw makapagpapalabas o ano daw yung parisan na ang ilalabas ay puro krimino. So magandang katanungan yan. Ngayon, kung meron kang idea sa mga MOI o Mode of Inheritance o kung paano na ipapasa yung mga mutation na pinaproject mo, ay napakadali lang po niyan. Nabanggit ko na kanina na sa pagpaproject natin ng krimino, nangangailangan tayo ng Parblu na mutation o yung turquoise at blue at Ino. Siyempre, kailangan yung mga parisan mo ay parehong split Ino. No? O merong kargang Ino. Kasi may natanong sa akin, ang parisan niya raw Parblu, split Ino at violet. Pero hindi naman split Ino. Kung maglalabas daw yun ng krimino. So hindi po maglalabas yun ng krimino kasi hindi naman split sa Ino yung kanyang isang breeder na yung violet. Kailangan na split po yun sa Ino. Kasi tandaan natin, ang Ino ay recessive. So para makapagpalabas tayo ng visual, kailangan both parents ay kargado ng Ino. So, ano ba yung parisan na puro krimino ang ilalabas?
di ba, sabi ko nga kailangan nangangailangan tayo. So di ba, sabi ko nga, di ba kanina, sabi ko ang kailangan nating mutation para makapagpalabas ng termino, mahalaga meron tayong turquoise at blue at ino. So ito kasi mga green series yan, pero split sa parblue at yung isa ay split sa blue at pareha silang may dugong ino. Ito ay pastel ino, yung nasa bandang kaliwa, at ito namang yellow bull na yan ay green deck ino. Napansin nyo, no? Hindi ko sinasabing yellow bull split ino o kaya pastel split ino, kasi nga co-adil sila. Mahalaga na alam mo yung tamang tawag o yung nomenclature, dahil sa pangalan pa lang alam mo na kung ano yung mga composition nila. So pag sinabi natin turquoise blue ino, so ibig sabihin ay ang gene composition niya ay turquoise blue at ino. Kasi pag tinawag mo lang parblue, wala. Ano yung gene composition niya? So ito, ito pag tinawag mo lang white bulls yan, o ano yung gene composition ng white bulls? So ang nomenclature o yung standard name nitong white bulls na yan ay blue deck ino. So blue mutation at deck na mutation at ino mutation. So mahalaga po na tinatawag natin sa tamang nomenclature o standard name. So para makapagpalabas tayo ng puro termino sa ating mga panak o yung magiging anak nila, kailangan magparis tayo ng puro blue series, no? Kailangan natin ng blue series na ang gene composition niya ay dalawang turquoise at syempre meron ino na gene. So meron po ako niyan, yung pong katabi ng deep blue pied na yon, yung po ay albino o blue ino, pero ang mga nilalabas niyan ay puro parblue. So yung po yung tinatawag na throwback parblue, o sa tamang nomenclature o tawag o yung standard name ngayon ay B2. Kaya po yan naging B2 kasi yung kanyang composition ng gene ay dalawang turquoise. So magtataka kayo bakit puti yan, kasi nga albino yan. So ang paano ba tayo makapagpapalabas ng throwback parblue o yung tinatawag na B2? Ito po, meron ako ritong parblue, yung nasa gitna na yon. Kapag gusto kong mag-project ng throwback parblue o yung B2 na tinatawag, ipapares ko yan sa isa pang parblue. Ibig sabihin, dapat back-to-back parblue ang ating parisan para maglabas tayo ng throwback parblue o yung B2. So ngayon, ang iaanak ng back-to-back parblue ay visual parblue at blue at yung throwback parblue or B2. Ngayon, yung blue at throwback parblue o yung B2 na tinatawag, yung kanilang itsura ay parehas. Ngayon, paano natin malalaman kung alin doon yung throwback parblue? Ang gagawin natin dyan ay iti-test breed natin. Ipapares natin sila sa blue.
Ngayon kung alin doon yung mag-anak ng puro parblu, yun yung throwback parblu. So, etong albino ko, ayan, throwback parblu po yan, nabito. Nagkataon lang na ang parents niyan ay back-to-back parblu, split ino. Kaya naglabas yan ng blue ino na throwback parblu o yung bito. So, kailangan natin ng throwback parblu na albino upang makapagpalabas tayo ng puro krimino. Ngayon, saan natin yan ipapares? Siyempre, dahil ang pinaproject natin ay puro krimino ang ilalabas na magiging anak, ipapares mo yan ngayon sa albino rin. Okay? Kuha nyo ba? So, kung parisan pala para makapagpalabas ng puro krimino sa magiging paanak ng ating mga breeder ay isang albino na throwback parblu at isang albino. Ayun po, sana ay nasagot ko yung katanungan ng isang subscriber natin na si Adrian TV. So, ulitin ko para makapagpalabas ng puro krimino sa mga magiging paanak nila, ang iyong pagpaparisin ay albino na throwback parblu o yung bito at isang albino, no? Kahit alin doon ang cock o hen, hindi po mahalaga sa mga recessive kung ang gender nila, no? Kahit magbalik-baliktad, pwedeng yung bito mo ay cock at yung hen mo ay albino, o kaya naman yung bito mo o yung throwback parblu mo ay hen at yung cock naman ay albino. So, yung pong albino ko na yon, yung katabi, lapitan ko lang para makita nyo. Proven na po yan. Lahat po ng inaanak nila ay parblu at krimino. Ayan. Kaya siya naglabas ng parblu dahil hindi naman hindi siya albino, no, yung split lang yung kaparis niya. Split sa ino lang, dapat albino rin yung kaparis niya para lahat ng iaanak ay krimino. So hanggang dito na lamang po, pero shout out muna kay Sir Teen Jazz TV at kay Adrian TV. Salamat sa iyo dahil sa iyong katanungan ay meron akong bagong content. At gayon din shout out kay Eileen Sarino. So kung ikaw po ay bago lang sa akin channel, mangyari po na paki-like, subscribe at paki-press na rin yung notification bell para po lagi kang updated tuwing ako ay mayroong bagong upload na video. Salamat pong muli at hanggang dito na lamang. God bless.